Hello everyone, welcome to my vlog. This has been your teacher, Plantita po. Ayan, for this morning po, let us have cooking time, no? So this is how to cook beef steak po. So welcome! Ito po yung procedure. So we have here the yan po yung mga pansahog natin. No, black pepper na inihanda. So we have also mushroom, since steak nga po ang ating gagawin. And then of course with the all purpose Nestle cream po. Then ang mga ingredients include soy sauce, of course yung cooking oil, and as well as yung water po. But of course, since beef steak nga po ang gagawin natin, we have to prepare sliced beef na po. And then start with the marinating, no? So minamarinate po ngayon yung beef natin with soy sauce and black pepper po, and then calamansi juice po, no? So ang aming ulam for the day was prepared by our lovely father in the house. So ito po ang aking minamahal na habibi. Okay, so ayan na po yung marinating procedure. And then prepare na rin po. Preheated na po yung ating pan. And then of course cooking oil. Isukot siya na po. Lutuin ulam for the day. So of course isa na po ang bawang, same time pag nag brown na po siya, medyo golden brown na siya, dadagdag po ang or igigisa po ang sibuyas. Sangkot siya po yung ating marinated na karne ng baka. Okay? Yan ang sibuyas. Since na golden brown na po, time po ilalagay na po ang ating marinated na beef. So alu-aluin. That is good for the four of us, no? Apat lang naman kami kakain. So yan po ang aming ulam for the day. And then of course palambutin siya. It takes 30 to 45 minutes ang inabot sa pag palambot po ng karning baka.
halu-haluin, and then of course ayan siyang lumambot. And after that, syempre yung addition po ng ating mga mixtures maya-maya lamang po. So ganyan lang po ang procedure ng paggawa ng beef steak. So, ang aming cook ay ang aking asawa. After ilang minutes po, ganyan na po siya. Ang pinakuluan dun sa marinated na karne. And then, of course, tikman din po, or kailangan siyang i-check. No? I-check siya kung ano lang ano, ano lang lasa niya, kung ano lang kanya, kung naka-absorb na bang lahat ng ingredients. I-check din kung malambot na rin yung karne. So, ganyan lang po. Joy! Excited na ako sa ulam namin ngayong tanghalian. Courtesy po ng aking husband. Sumataga siya. Medyo kailangan lang talaga na kailangan lang siya mag patience. Patience is a virtue. So, kailangan talaga tiyaga. Medyo matagal siyang palambutin since baka nga naman siya. So yan, nilagyan na po niya ng tubig. Tapos pakuluan ng pakuluan. Yan po. Umunti na rin po yung water. Dinagdagan pa rin po para sa ganon, hindi siya matuyuan. Pag kung ka talaga kailangan matyaga ka, focus mo dapat yung lahat ng concentration mo sa pagluluto. Hindi po pwedeng pabayaan baka mamaya masunog or nawala na pala ng tubig. So ganun. Excited na akong kumain. Talagang mas pinasarap lang siya kasi lutong bahay, tapos gawa pa ng asawa mo, diba? Yun po, doon ako na-excite ano ang magiging lasa resulta nitong kanyang menu. Okay, so yun, medyo matagal nga po idadagdag nga po yung mushroom this time. Ayan, tapos halo-halo ulit. Parang malapit na siya kasi nandyan ang mushroom. Medyo malambot na rin daw ang karne. Tapos, of course, yung mga natitirang ingredient na lang po ay ang idadagdag na lang po dyan ay yung Nestle cream. Yung
kalapot. Then, additional na ano na rin po. Patasa. Ayan. Wow. Natatakam na ako. Gutom na pa man si Teacher Plantita. Then of course, since parang ready na naman na siya, parang okay naman natin yung texture niya, ilalagay na po ang Nestle all-purpose cream. Ready na. It is ready to eat. Serving time. Ayan na po ang aming finished product. Ulam for today. Beef steak with mushroom. Ayan. So, hali na kayo guys. Kainan na. Kapakasarap po. Kain na naman ako nito. Papasabak na po sa kainan. Thank you for watching, guys.